Okay, Equilibrium Pulse Watcher Special Service. Kung anong oras naman ito napapanood, magandang umaga, kung tanghali, magandang tanghali, kung hapon, magandang hapon, kung gabi, magandang gabi. Kung anong oras naman ito napapanood, bahala na po kayo. Okay, biro lang. So, ito ang pasayin natin. Pag-usapan natin yung chess match na tinatawag between Attorney Libayan versus Attorney Villamor. Itong dalawang to ay pareho ng vlogger na ngayon, no? Si Attorney Villamor, ang tawag niya sa sarili niya, Attorney No Case Villamor. Pero alam naman natin na maraming kasong hanawakan niya si Attorney Villamor na mabigat. So, parang pampagood vibes lang ngayon. Kumbaga, parang biro-biroan lang. Ito si Attorney Libayan, tinatawag ni, ito, yung kritiko niya si Attorney General, kung tawagin, si Brad Meliap. Tinatawag ko ito, Attorney General. Ang tawag niya kay Attorney Libayan, dati, tambolos-los, naging ano, baby boy ngayon. Pero dati, ano yun, boy technical, 3-0, marami pang iba. So on and so forth. Ang nakakatawa dito kay Attorney Libayan, umasa siya sa kanyang ibang vlogger na tinatawag ng matalino daw. Sa alam naman natin, sumusubaybay sa tunggali ang RTIA versus batas natin sa kanyang mga kanyang small vloggers na tinatawag. Yung matalino daw si Kayu. Ito sa ChatGPT, no? Pinuri ni Attorney Libayan si Kayu, si Michael Machate na... Meron video siya, Michael Machate na umami siyang scammer dati. So, ito, matatawa ka lang sa mga credibility. Itong, si Michael Machate may sabi noon na scammer daw siya dati. Binura nga niya ata yung video na yun, pero na-download at na-post ni Meliap. Saka meron din ako nan. Hanapin nyo lang sa aking videos. So, hindi niya may tatanggi na siyang sumira sa sarili niya. Kung si Kayo, si kung tawagin ni si Boy Bantot. Ikaw ba yung sinasabi ni Meloyap na credit card scammer? Used to be a credit scammer technically. Hindi credit card scammer, not credit card. Kasi I already nakuha ko na yung mga credit card information sa system. Nagiging scammer ka dahil you are actually doing social engineering, and then it's part of your tools is deception para ibigay sa you information. So in that sense, yes. See, I told you, I'm not gonna deny anything. The problem is those people cannot admit it. Why? Ang tawag nila kay Kayo, Boy Bantot. Ang tawag nila, Boy Bantot. Ang tawag nila, si Michael Machate. Boy Bantot. Boy Bantot. Boy Bantot. Kung si Kayo, si kung tawagin ni si Boy Bantot. Pinuri ni Attorney Libayan tong si Kayo na magaling daw, maganda rin ginawa yung pala tungkol sa ChatGPT. So, alam naman natin, mag-search ka lang sa Google, ang ChatGPT ay meron din kinakaharap na kaso sa Amerika dahil sa kanyang hindi naman talaga accurate na information. So, kumuha lang ito sa Google, yung mga hindi na saktong nasa-search sa Google. Kasi, maraming tanong ng tao eh. Medyo marami pang kulang ang internet. So, ito si Attorney Libayan, umasa sa ChatGPT, at ito pa nakakatawa. Yung sinerch niya yung death wish kasi gusto niya makaligtas sa death threat na ipinahid niya kay Senator Rapi Tulfo na pinagbantahan na yung buhay niya. Umasa siya sa AI na hindi naman perfect na ChatGPT. Pabatas natin. Ano ba ang jurisprudence mo ngayon, Libayan? ChatGPT? Hindi na ba batas? Akala ko batas. Sorry ha, akala ko batas eh. Tapos ito pa ang nakakatawa, guys. Ito pa ang nakakatawa. Doon sa mga, ayan, kasalanan ni scrutiny ito. Si scrutiny ang lupit, bumanat, nakakaiyak. Scrutiny, kung nakikinig ka man, kasalanan mo ang lahat ng ito.
Ito pa ang masagwa. Ito pa ang masagwa. Ito yung talaga nakakakilabot eh. Biruin mo, umalis ka na sa batas. Pumunta ka na kay ChatGPT at kung sino-sinong AI. Ang problema, nung pumunta siya sa mga AI at kay ChatGPT, alam niyo kung anong sagot? Ito, pakinggan natin yung sagot. Pakinggan natin ha. Tanungin na natin yung susunod. Tanungin na natin yung susunod. Sabi ni ano, ni Bebe Boy, tanungin na natin yung susunod. O sige, itanong mo na. Kung ano yung tinanong niya? No? Can a death wish be a death threat? Ayan, ang tanong niya, can a death wish be a death threat? Yan ang tanong niya, ha? Tignan niyo kung anong sagot. Ayan, mas simple. Anong sagot? Ito, sabi niya, no, a death wish cannot be considered a death threat. They are fundamentally different in nature and have distinct implications. Gumamit ka pa niyan. Kontra sa'yo ang sagot ni ano, kung sino man yan. Sabi ni Nico David, ano? Ay, dali ha, sino ba sabi na ito? Ah, sabi ni Nico David, wawasa akin ito ni Villamor. Ito nakakatawa. Sa law school kasi, marami nagsasabi na kailangan dali mo yung laptop mo, may internet connection ka, o kaya tablet, cellphone, para kapag nagle-lecture si prof, doon ka lang maghanap. Pero ako, marami sa amin, marami sa mga law student, at sa ibang abogado, iba pa rin talaga yung aklat na printed, na gawa ng publishing house tulad ng yung mga legit tulad ng Rex Bookstore saka Central Bookstore, yung mga caudals na kung tawagin, yung maliliit na aklat na handy. Kasi pag naghahanap sa internet, hindi mo maalam kung reliable sources yung nakikita mo, o kung bago ka pa lang sa law school, hindi mo alam kung tama ba yung binabasa mo dyan. So iba pa rin yung aklat talaga, yung pure language of law. So kung sa internet, pampadagdag lang siya, kumbaga. Pero mas maganda pa rin yung nagbabasa ka ng aklat, ng batas. Kung kay law student, kung kay abogado, lalo na sa jurisprudence. Pero may mga legit website na gawa ng mga law student, mga law professor, saka ng College of Law sa iba't ibang university, tulad ng Law Pill. Okay yan. Pero iba pa rin talaga yung may aklat ka. Yun, doon nagkamali si Attorney Libayan na hindi siya nagsesearch o nagbabasa talaga maigi ng libro tungkol sa batas. Isipin nyo, laging pinagmamalaki ni Atty. Libay noon yung hindi pa kasagsagan ng pagbatikos ni Meloy at nun sa kanya, namamayanay siya sa kanyang kuweba na binabanatan niya yung mga RTIA lawyers. Kasi on the spot sila natatanong ni Isidore Rapitulpo. Iba, nagmamaneho pa lang. Iba, siyempre, nasa opisina o kaya nasa ibang lugar. Siyempre, hindi lang dala yung aklat nila. So, konti lang na ibibigay nila na impormasyon tungkol sa batas. Yun na, doon tumitingin si Atty. Libayan, doon niya binubutasan. Pinagmumukha niyang katawa-tawa yung mga abogado. Na on the spot natatanong siya, mayroon siyang ilang araw para i-research yung butasan yung sinasabi ng abogado ng RTIA lawyers na nagpapayo doon sa mga complainant na dumudulog sa RTIA. Ngayon, eto ngayon, nabaliktad ang sitwasyon. Siya ngayon ang nabutasan. Paano? Nagsabi si Senator Rapitulpo, nakasama niya si Attorney Villamor, sa kabilang linya si Melo Yap, yung episode na yon, na baka tumaob na lang dahil sa sama ng loob. So, paano naging deterrent yun? Sa law school, sa CRIM 2, itinuturo yung definition ng mga violations sa batas. Murder, homicide, crimes against property, etc. Nandun yung dapat inalam niya muna na ano talaga yung meaning deterrent. Balikan mo yung libro, wala mo masama kahit gano'n ko pa katagal sa practice. Hindi naman perfecto tayo, di ba? Ang ginawa nito ni Ron Libaya, nag-vlog na bago nga pala muna yon. Dati si
Bentulpo, sinabihan siya na baka mamatay ka sa katangahan mo. Yun, pinahid din niya kay Bentulpo na dinedetret daw siya. Buti, hindi siya sinampahan ng kaso ni Bentulpo, no? Pinabayaan na lang siya. Eh ngayon, sobrang halos wala nang ginawang si Senador Rapitulpo na tama kay Atty. Libayan. Puro paninira ang ginagawa niya hanggang sa naging libelous content. So nakalimutan niya yung nagkulang siya sa definition ng death threat or pwedeng talagang gusto niyang siraan si Senador Rapitulpo, hindi natin alam kung ano yung balak niya talaga doon sa dalawang yon. Nagkulang ba siya sa definition ng death threat or talagang gusto niyang mag-vlog kagad para masiraan si Senador Rapitulpo, hindi natin alam. So iiwan ko na sa inyo yan, sa mga nakikinig at nanonood nitong video, kayo na humusga. Isa pang nakalimutan ni Atty. Libayan, isang-isa pang nakalimutan ni Atty. Libayan na mahalaga ay ang cyber libel. Hindi rin niya sinasyon sa kanyang caudal. Sa internet pwede, pero mas maganda kasi caudal. Tungkol sa ano, batas, aklat ng batas, diba? Kasi internet medyo kulang-kulang pa yun eh. Maliban lang yung legit website na sinasabi ko na may mga College of Law, University, na meron silang sarili website, nandun yung mga definition ng batas, pwede na maasahan nyo. Pero tulad sinabi ko, masarap pa rin yung aklat talaga, traditional. Saka, yung legit website tungkol sa legal o kaya sa law, pwede naman. Basta't huwag mong tatanggal yung aklat. Iba pa rin kasi yun. So, eto, nakakaligtaan ni Atty. Libayan hanggang sa mag-vlog na si Atty. Villamore kasama yung law professor din, si Attorney Jojo Tikma na isang author ng criminal law. Authority siya sa nagbibigay siya sa ng mga questions o questionnaire pagdating sa criminal law sa bar exam. Dito nagulantang si Attorney Libayan. Nagulantang kasi sinabi ni Attorney Villamore sa episode na yun, natatawa ako. Paano pag ano naglabas ka ng 5 video higit pa na hindi ka naman talaga dinedetect na isang tao? Liable ka ba sa cyber libel or libel? Sabi ni Atty. Jojo Tikman, oo daw. Ngayon bigla nag-vlog na naman si Atty. Libayan na yon, pinaliwanag niya, proud na proud pa siya doon na natangunan tango. Na hindi raw niya ginagawa yung cyber libel. Eh, nagawa na niya. Ngayon, doon na nagkabuhol-buhol, nagkaloko-loko itong vlog ni Atty. Libayan. Hindi na niya alam, pusta siya lusog, ginawang death threat dati, ginawang death wish. Eh, na-download na yung mga video niya ng RTIA legal staff ni Atty. Villamore. Moment of truth, takot ba ako sa cyber libel? Takot ako sa cyber libel! Kahit abogado ako, takot ako sa cyber libel. Aaminin ko yun. I am not one of those persons who are proud because nakasuhan sila sa korte. Diba? It's not a rite of passage. No? And I find it stupid. No? Ako lang ah. I find it stupid if you chase cases na may ipafile against sa'yo. Why? Bakit hindi ka matatakot na gumawa ng krimen? Diba? Ako, abogado man ako, kaya kong ipagtanggol yung sarili ko, pupunta ako sa korte para ipaglaban ko yung karapatan ko at hindi para depensahan ko yung sarili ko dahil gumawa ako ng isang krimen. Professor Attorney, meron ako ipapakitang video sa iyo. This is a video na episode where nagkasama kami ni Senator Rafi at nagkaroon kami ng konting discussion. At during that discussion, may mga nasabi siya. So, itniplay ko, tapos pakitingin ko, then I'll ask you some questions about it, ha? Sige po. Okay. May iyak mo naman nakikita ko. Sa sino? May manggagalitin naman, manggigigil naman. Yeah, muna sin. Hindi, mas gusto ko eh, pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako. Dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Totoo yun. Mas maganda, tuntuwa ko habang gigil. Ay, basta't may mga sarang, marami ka na makakampi. Baka ba lang isang araw, tumawag na lang.
Awag naman. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. Tamin sa sobrang gigil. Hindi kasi kung minsan nakikita ko, wala akong pahanan dito. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga... Sorry, ba't tuwan-tuwa na kari? Ginawa na lang mission sa buhay yung magalit. So, yung makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso at takihin. Kaya ako naman handa magpadala ng bulaklak. Dahil na hanggang sa sa'yo. Diba? Anyway. Basta, Chad, nakita mo, sir, nakita mo yung video, sir. Two things. Nakita mo na. Narinig ko pa. Ang ngayon, ganito. Ang question ko regarding this video is, meron bang death threat na sinabi o nabanggit si Senator Rafi, o pwede ba natin consider na death threat yung mga binanggit niya? Unang-una, no, pag sinabi mong death threats, no, eh pinagbabantaan mo yung isang tao na papatayin mo siya. Hindi yan krimen eh. Okay, pero yung death threats mismo, death threat in itself, no, could be a crime kung ito ay binanta mo ito sa isang tao na sasabihin mo siya, papatayin mo siya. Yan ay pinaparusahan sa Article 282 ng Revised Penal Code, no? Tawag sa crime na yun, sir. Ano yun? Article 82. Anong crime yun? Grave threats kung pinagbantaan mong papatayin. Okay? Kasi ang definition, no, ng krimen na grave threats, no, or masidhing pagbabanta sa Tagalog, eh, ito yung ano, yung threatening another of the infliction of a wrong upon one's person, property or honor, or that of his family, which threat amounts to a crime. So pag sinabihan mo isang tao, papatayin kita, yung pagsasalita mong mismong yon, eh krimen na yun eh. Kasi yung pagbabanta mo, eh yung laman ng pagbabanta mo ay isang krimen, no, sa ilalim ng Kodigo Penal natin. Pwede yung murder, pwede yung homicide, yung pagbabanta lang kahit walang kondisyon, kahit wala kang hinihiling na kapalit na pera. Pero in this case, it cannot qualify as a great threat or death threat. Hindi eh. Whatever. Sabihin kita, Attorney Freddy, sabihin kita, mamatay ka na sana, di ba? Pagbabanta ba yun? Hindi yun eh. Tapos sir, ito pa tanong. Okay. Can somebody claim? Kunyari ako, can I claim that yung sinasabi ni Senator Rafi, assuming that it's a death threat, ha? Or a grave threat. Can I claim, based on the statements of Senator Rafi, that ako ang tinutukoy? O may tinutukoy na tao? Wala na akong narinig na nabanggit na pangalan eh. Pangalawa, sabihin na natin na itong pagbabantayan ito, patungkol sa isang abogado, ilang libo ba ang abogado dito sa Pilipinas? Citizen na may miloso po ako, ha? For all we know, kung pagbabantaman yan, it could be addressed to another person. Okay, tapos ito pa, sir, tanong. Kunyari, inaako kung ako ang tinutukoy ni Senator Rafi na gusto niyang mamatay o papatayin niya. Kung maglabas ngayon ako ng sunod-sunod na video at sinasabi kong si Senator Rafi ay pinagbabantaan akong patayin, pwede ba akong ma-cyber libel noon? Pwede, under Republic Act 10175, no, na in relation to Article 353 and 55 of the Revised Penal Code. Kasi pag ikaw ay pinaparatangan, no, na ikaw ay pumapatay or mamamatay na tao, di ba, ito ay pagpaparatag ito ng krimen na malisyo, no? Di ba, na nakakasira lang, nagsisira ang iyong reputasyon, no, bilang peace-loving citizen. Ngayon, ito umasa si Attorney Libay sa JATGPT. Ngayon, ito masasabi ko sa inyo. Itong ilalaban nyo kay Attorney Villamor, itong gantong klase ng style ng abogado, hindi mo pwede sabihin bait yan. Hindi mo pwede sabihin na nagbibiro lang niya si Attorney Libayan. Bad joke yan. Ika nga. Pero sa debate kay Fiscal EJ, natalo siya. Biro mo, age of sexual consent, lagi niyang turo 18. Hanggang sa binalag ni Melo Yap yun, hanggang sa napilitan si Attorney Libayan na lumama kay Fiscal EJ. Salamat kay Attorney Claire Castro. Nag-invite ng justices, retired justices, na magiging judge para doon. Hindi yung basta pinag-debate lang niya yung dalawa. So, malinaw, maintindihan natin kung ano talaga yung batas. Yun nga, 3-0 si Attorney Libayan. Yung tatlong boto na punta kay Fiscal EJ, siya'y nanalo. Age of sexual consent, kahit i-search mo sa internet yon, kahit sa libro, libro ng batas mo, tignan nyo, sa CODAL yon, tignan mo. 16 years old, pinirma na nga ni dating Pangulong um,
Rodrigo Duterte yon. Ano pa bang dapat pagdebatehan yon? Hindi naman kinontra yon sa Supreme Court. Ibig sabihin, batas na talaga. Doon na bunyag ang kainan nito ni Atty. Libayan sa pag-intindi ng batas. At tagal niya sa practice ha. Walang problema kung si Atty. Libayan ni natatalo sa kaso, may nananalo sa kaso, basta't hindi siya nagyayabang. Nagyabang siya dati noon na kahit sinong abogado raw, kaya yung debatihan. Eh, may pumatol, fiscal. Yun nga si Fiscal EJ. O, disemp lang siya ngayon. Ngayon, nagkandaloko-loko na siya ngayon. Hindi alam kung siya sa lulusot. Death wish o death threat. Kahit ano yan, nasabi mo na death threat. Na-download na yung video mo, gagawing ebidensya yon sa hukuman. Ngayon, itong chess match ni Attorney Villamor saka ni Attorney Libayan, eh napag-aralan siya ni Attorney Villamor na kulang pa ang kalaman sa batas at talagang masabing ang level ni Attorney Libayan na hindi may kukumpara sa ibang digampanilyang abogado na katulad ni Attorney Villamor. Ngayon, anong mangyayari? Ito ba ang aasahan ng mga vloggers niya na nadamay sa libelous content niya na nag-echo sa kanyang content? Ito ang aasahan niyo si Attorney Libayan na mananalo sa kaso? Good luck. Meron pa yung disbarment. Paano kung sa kalagitnaan ng kaso na disbar siya? Di pare-pareho kayo mangangailangan ng abogado ngayon. So ayan, chess match na Attorney Villamor. Ako, ang faith na pananalig ko, mas mananalo si Attorney Villamor dito. Dudurugin niya si Attorney Libayan. Sigurado yan. So, eto, maraming salamat sa mga nanonood o nakikinig nito. Ingat po sa mga libelous content. Meron tayong freedom of speech pero wag natin abusuhin, hindi siya absolute. Nakalagay sa Constitution yun. Mag-ingat po tayo. Ano? Wag naman lagi tayo naka-vlog ng mali ng politiko na wala na sa lugar. Kasi baka hindi nyo namamalaya, libelous content na pala yung ginagawa nyo. Hindi na siya good criticism. Nagiging paninira na. Ayan na nangyari kay Attorney Libayan. Tambak ng kaso. Tambak ng cyber libel. Meron pang copyright infringement. Kung malulusutan niya yan. Meron pang disbarment case sa kanyang nakasampa. Ang lalayo pang lugar mga nagkaso sa kanya. Ayan, nadama yung mga vloggers niya. Ito yung magsilbi ng aral sa atin. Na tandaan natin, ang tao nagkakamali yan. Tayo nagkakamali rin. Ayusin natin yung pagkakamali natin. Huwag natin lalong gawing mali. Walang masama kung magpagumbaba. Walang masama kung itama natin yung mali natin. Ayusin na natin sa susunod. Hindi yung ipupurso pa natin, iyayabang pa natin. Yan ang nangyayari kay Attorney Libayan ngayon. Siya ngayon na nagsasuffer. Ito rin, hindi siya nadala sa copyright infringement. Magbabagong taon din yun, nangyari, sinampas sa kanya. Ngayon, magbabagong taon din. Ito, may palibago na naman siyang set of cases. So, criminal cases yan, cyber libel, hindi po civil cases lang yan. Criminal cases, may pagkakakulong. So, ingat po tayo mga kasama, matuto po tayo ng tamang batas sa mga abogadong nagtuturo sa social media. Pero sorry natin kung tama nga ba ang kailang itinuturo. So maraming salamat po.